Boy, ano oras na? Tanghali na. Oras na para magluto. Tara, magluto tayo ng tulingan. Ganito ang paglinis ng tulingan. Una, tanggalin natin ang buntot. Dahil daw dito, nandito yung lason ng tulingan. Pag natanggal na yan, tanggalin natin yung hasang para hindi malansa ang ating isda. Okay, at hiwain natin ito. So hiniwa ko lang to ng apat na parte. Sunod natin gawin dyan, pagkatapos hugasan, i-marinate natin ito sa kalamansi. So naglagay ako dito ng 9 na piraso ng kalamansi. So pigayin natin siya, ihalo natin laman kasi may lasa din yan. Kasi mamaya sasalahan din natin yan. Tapos naglagay na rin ako ng soy sauce o toyo. Haluin ko lang. Tapos i-marinate natin to na isang oras. O kaya mas matagal para mas masarap. So naghiwa na rin ako ng sibuyas. Ang ginamit ko dito ay white onion. Hiniwa ko lang siya ng ganyan. Pagkatapos yan, nagdik-dik na rin ako ng bawang. So i-set aside muna natin sila. Okay, painit natin yung kawali. Lagyan ng mantika. Tapos bahagyan natin isote yung onion, sibuyas. Bahagyan lang natin isote ito. Huwag yung lutong-luto. Yan. Ganyan lang. Okay, pagkatapos ito, set aside lang natin. Pagkatapos yan, prito natin yung isda. So, kailangan natin itong iprito para mag-tighten yung isda. Para pag pinakuluan natin siya, sa sauce niya, hindi siya nadudurog. So, yan po ang purpose, kaya po siya piniprito. So, prito muna natin siya, baliktarin na natin. So pag ganyan na yung kulay niya, pwede na siyang baliktarin. Try nyo itong lutuin pag nakabili kayo ng tulingan. Napakadali lang po ito. Ang binili kong tulingan dito ay yung small size lang. Kasi meron po tayong malaking size ng tulingan. Meron ding medium size. Pero ang binili ko ay yung small size lang. So kung nakikita nyo, tatlo yung ulo. Ibig sabihin, tatlong piraso yan. So okay, tapos na siya. Set aside lang muna natin siya. So pagkatapos niyan, igisa natin yung garlic, bawang, doon din sa pinagprituhan ng isda para nandun talaga ang lasa. So pagkatapos niyan, yung pinagmarinate natin ng isda, yun ang ilalagay nating sauce. Nagdagdag na rin ako ng liquid seasoning, oyster sauce, pamintang durog at asin. So haluin lang natin. Katapos nyan, ilagay na natin yung isda. Okay, so haluin nyo lang para kumapit yung sauce sa isda. Pabayaan lang natin itong kumulo ng 2 minuto para kumapit yung sauce, yung lasa sa isda. Saka natin ilagay yung sineta side natin na onion o sibuyas. So pag ganyan na, okay na yan. Yun! Napakasarap, di ba? So try nyo din itong iluto. Napakadali lang. Napakasarap pa. Tara, kain tayo.